Showbiz fanatics, Alden Richards, aba, may hiling para sa isang babaeng siya'y mamahalin at mag-aalaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na patuloy na nanonood, sumusubaybay, at lagi pong nakaabang sa ating pong mga videos. Maraming salamat po sa inyo pong pagtitiwala. So ngayong araw nga ay pag-uusapan natin ang kung saan itong si Alden Richards nga eh meron pong isang hiling para sa kanya, no, dahil sobrang sobra po yung paghanga ng taong ito kay Alden Richards. Kaya naman sobra yung kanyang panalangin para dito po kay Mr. Alden. Nakikita po natin na sobrang ganda po ng takbo ng karir ni Alden Richards sa ngayon. Kahit po may mga circumstances or issues that they may come in sa kanyang buhay. But still, ay talagang masasabi mo na hindi po nababakante ang isang Alden Richards. At dahil doon, sobrang hinahangaan po siya dahil sa mga kakaiba niyang pagganap sa bawat movie and projects na ino-offer po sa kanya ngayon. Pero alam niyo po ba na meron pong isang batikan. Isa pong batikang manunulat ang nag-wish para kay Alden Richards na makatagpo ito ng isang babaeng mamahalin at mag-aalaga para sa kanya. Parang sila yung naiinip para kay Alden Richards, eh, no? Pero before that, syempre, yung kanyang upcoming movie po is talagang paparating na. Sabi po ng ilang news, no? Sharon Cuneta is looking forward to start working on her next project. Sa Instagram, the screen veteran shared that she will be starring in a movie with Alden Richards. My new movie under Cineco Production and Direk Noel Nabal with the script write by Mel Del Rosario. Co-starring new movie Son, the one and only Alden Richards. And aside from Richards, Cuneta's new movie will also feature Ina Pileo. Sabi niya, thank you Lord for project, super excited, sabi niya. Last March, Miss Sharon Cuneta penned the heartfelt letter for ABS-CBN, the network she will always consider at home. Although she's grateful for the opportunities that he has given her, Cuneta also noted that this is the first time that she doesn't have a long-term contract with ABS-CBN. Cuneta said she's decided to open herself up to other stations that may need her services while always keeping my kapamilya duties if when they come. So, ibig sabihin, si Miss Sharon Cuneta, hindi na po siya pumirma ng panibagong kontrata para po sa ABS-CBN. This is gonna be the first time na parang very short term lang yung kanyang pinirmahan at gusto niya pong makasubok ng iba. Dahil alam naman natin na hindi naman ganun ka dami ang offer sa kanya sa ABS. Dahilan na rin dahil wala po silang prangkisa. So sa ngayon, ito po si Alden Richards is very grateful na makasama ang isang Sharon Cuneta, no, the mega star na kung saan lahat ata ng artista ay pinapangarap na makasama siya sa isang movie. At para lang po sa kalinawagan or kalinawan ng ilan na huwag niyo pong isipin na magtatrabaho sila bilang magka-lab team dahil hindi po mangyayari 'yon, no. Nilinaw na po ni Miss Sharon Cuneta na gaganap siya bilang ina ni Mr. Alden Richards sa kanilang kauna-unahang movie to the collaboration of ABS-CBN and GMA Sparkle. So, dahil po dito sa sobrang kabisihan ni Alden Richards, ang dami pong nagpe-pray, ang dami pong nananalangin na sana daw ay si Alden Richards ay makakita na si Alden ng babaeng mamahalin at mag-aalaga sa kanya. Sa isa pong manunulat na si Miss Lolit Solis na sinasabing very close to Mr. Alden Richards, wishes to have talagang masasabi nating a girl that she deserve, no? Ito po yung kanyang prayer. Sabi niya, sana nga daw po si Alden ay makakita na mag-aalaga sa kanya. Kasi sa nakikita natin kay Alden Richards ngayon, parang wala talaga siyang panahon para po sa love life. Sabi niya nga sa mga interview niya na ayaw niya pong pilitin, diba? Kasi kung talagang darating, darating.
Kaya malami po siyang mga interview na sinasabi niya na siya'y single, and he's very happy na i-declare that he was really single right now. So sino nga ba naman, 'di ba, ang ayaw pong magkaroon ng taong mamahalin, 'di ba? So isa si Alden Richards na talagang na-maintain niya yung kanyang pagiging blessed kahit po talagang talagang masasabi mong very blessed siya sa lahat po ng mga dumadating sa kanyang buhay ngayon. Ang veteran ng showbiz columnist nga na nag-pray that Alden Richards should find the right girl na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Sabi niya, prayers mo na lang sana. Ang prayer niya for Alden, prayer mo na lang na sana matagpuan na niya ang babae na mamahalin at mag-aalaga sa kanya for the rest of his life. It is being said by Manay Lolit Solis on her post. At the outset, the veteran columnist said she doesn't know why Alden suddenly entered her mind. Ewan ko kung bakit biglang pumasok sa isip ko si Alden Richards. Para bang bigla na lang naisip ko na kakaibang trato niya sa lahat ng taong malapit sa kanya. Manay Lolit then praised Alden for being a model of what good person should be. That's why she hoped Alden would always be happy. Isang example si Alden Richards ng isang mabuting tao. Kaya namang hangad mo na talaga ang maging maligaya siya. Si Alden ang lagi mong ipagdarasal, magtagumpay dahil mabait siyang tao, Manay Lolit said. So ito nga ilan sa mga talagang sabi nating sumusuporta kay Alden Richards. Ano? Si Alden Richards is well known as Kapuso artist. He is also recognized as an Asia multimedia star because of his work as a TV host, music artist, endorser, and award-winning actor. Alden is known for being courteous, generous, and kind-hearted in addition to his talent and successful showbiz career. Sa isang episode po ni Christy Per Minute, Nay Christy mentioned that Alden has announced his strong support and loyalty to the original Eat Bulaga team. According to Nay Christy, his declaration came after Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon and their Eat Bulaga co-hosts resigned from Tape Incorporated. The veteran columnist also quoted, Alden is saying that the loyalty and gratitude are important to him. In a separate interview with the News 5, Alden also said he will remain loyal to Tim. BJ. In the same show, Nay Christy revealed that she got the opportunity to talk to Alden about Eat Bulaga. Previously, the noontime show made headlines after Tito Soto, Big Soto bid goodbye to Tape Incorporated. So, ikaw, ano pong yung saloobin patungkol sa issue na ito? And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching.